Tanong lang po, kapag ang desired house ay 100 square meter tapos up and down, consider na 200 square meter yon? Sir, paano kung dalawa o tatlong palapag? Hi po, paano po pag two-story yung house, how much po ang estimated per square meter? Thanks po. My question is, if your dream house has two floors, is that the same of square meters? Ilang beses ko nang na-encounter ang tanong na ito sa aking comment section. That is why in this video, I will teach you how to compute for the floor area of the house you want to build, and if you are planning to renovate your house, this would also be a good thing to learn. So watch this video until the end para matutunan nyo paano nga bakuhanin ang floor area, anong silbi nito, at saan ito pwedeng gamitin. Kung meron kang bahay at gusto mong magkabahay, panoorin mo ito. Hi, I'm Carlo, and I'm an architect. I have encountered so many questions in this channel. Makikita nyo naman yan sa comment sections ng mga videos ko. Isa sa mga tanong na yan pertains to this topic, floor areas or area. At paano nga ba siya kinocompute o makukuha at ano-ano ang mga silbi nito sa bahay at pati na rin sa buhay. Parang yung kakilala mo na alam mong nandyan pero hindi mo masyadong mawari ang kanyang purpose in life. Ano ba ang floor area at gaano ba ito kahalaga sa larangan ng design and build? Well, a floor area is commonly used in architecture, construction, and real estate. Yan yung madalas nyong marinig na size ng lote o ng bahay, which is usually in the unit of square meters. Dito kasi sa Pilipinas, kaming mga architects and engineers, we use the metric system in our day-to-day tasks, especially in our field of work. We seldom use feet or inches, even though we know it exists. But most of the world's unit of measurement is using the metric system. So mas preferred namin ang metric unit of measurement kesa sa feet and inches. At magkaiba din kasi ang sukat ng 1 meter sa 1 foot. 1 meter is equal to 3.28 feet. O diba? Ang layo. Feet and inch are both from the English unit of measurement or the English system of measurement. Hindi siya 1:1, so huwag kayong malito at gamitin ang metric system like meters, centimeters, millimeters. Same thing goes when computing an area in square meters, square centimeters, and square millimeters. They are all related. So para hindi napahirapan sa pag-convert, gumamit kayo ng metric system. Lalo na sa pagsusukat ng inyong bahay, building, or anything related to architecture and construction. Entiendes? So paano naman kinukompute ang square meters? Let me show you this example. Class, get ready. Halimbawa, ito ang iyong bahay. To get the area, you just need to get the total width and the total length of your house. So kung ang total width ng inyong bahay ay 4 meters at ang total length ay 8 meters, multiply it and you will get 32 square meters. Every time you multiply two sides of a square or a rectangle, it would automatically be converted into a square meter unit of measurement. And that's how you compute for the total area of your house. Pero what if meron itong second floor? Kasama pa ba ang second floor sa total area ng bahay? Ang sagot ay yes. Kung ang bahay mo ay may second floor or any additional floor for that matter, kailangan mo itong isama sa total floor area ng inyong bahay. Let's say na ang sukat ng second floor ay nasa 4 meters by 8 meters din. Again, kinuha natin ang sukat ng lapad at haba ng bahay. Dahil sa pareho ito ng sukat ng ground floor, which is 32 square meters, idagdag lang natin ang sukat ng second floor, which is an additional 32 square meters. All in all, your floor area is 64 square meters. Yan ang total area ng inyong bahay. Yan na din ang floor area na gagamitin mo sa pag-compute sa estimated cost sa inyong bahay. Kung maaalala nyo na sa video na ito, nabanggit ko ang mga categories of house construction cost based on the finishes. Ito naman ang pwede mong gamitin sa assumed unit cost para magkaroon ka ng general idea sa kung magkano posibleng abutin ang construction cost ng inyong dream home. So it goes like this. Let's say na 25,000 per square meter ang napili mong unit cost para sa bahay na gusto mong ipatayo. 32 square meters multiplied by 25,000 will be equal to 800,000 pesos.
Yan ang posibleng value ng construction ng inyong 32 square meter na bahay. Matatandaan na sa video na ito, nabanggit ko na ito ay estimated cost lamang at maaaring mas mataas o mas mababa pa dito ang magiging actual value ng inyong bahay. Lalo na kapag meron ka ng complete design, details, and specifications mula sa inyong architect at sa mga allied engineering professionals. The unit cost and construction varies depending on the site conditions, complexity of design, and the availability and the quality of the materials used. And that's how you compute for the possible construction costs. At yan ang floor area. O di ba madali lang? Para hindi kayo malito sa madaling salita hanggat may floor, kasama ito sa computation ng total floor area. Ang kabuuang total nito ang kinoconsider kapag gusto mong magkaroon ng general idea kung magkano aabutin ang cost of construction ng inyong project. Kabuuan na, total pa. You may watch this video to know more about the categories of house finishes para magka-idea kayo sa maaaring maging halaga ng inyong dream house. Paano naman gagamitin ang square meters sa pag-i-estimate for renovation? Halimbawa, ikaw ay may kwarto na gusto mong ipatiles. Ang sukat ng kwarto mo ay nasa 4x4 meters. So 4 times 4 is equal to 16 square meters. Let's say na ang sukat ng tiles na gusto mong ipa-install ay nasa 60x60 centimeters. You need to convert it into meters kasi dapat mag-match ang unit of measurement na gagamitin mo sa computation ng floor area. 60 centimeters is actually equal to 0.6 meters. So let's compute. 0.6 times 0.6 is equal to 0.36 square meters. Ito ang floor area ng isang 60 by 60 centimeter floor tile. So let us divide the total floor area of your room to the floor area of the tiles. 16 square meters divided by 0.36 would be equal to 44.44. Let us round it off to 45. This is actually 45 pieces of tiles that you would need in order to have your 16 square meter room retiled. I would suggest na bumili ka ng extra pieces of floor tiles. This is for contingency o kung sakaling may masira habang ito ay kinakabit. I will be doing a separate video para sa ibang items na kailangan mong i-compute sa plano mong renovation. Go and check out my channel for this video. Malaking bagay ang may kaalaman ka sa pagsusukat ng floor area or ng area in general. Maaari mo itong gamitin sa pag-countercheck ng actual na sukat ng bahay na gusto mong bilhin o ng kahit anong property na gusto mong siguraduhin kung tama ba ang sukat na nakalagay sa titulo. If you like this video, please hit that thumbs up button and you may also share this with your friends. For more architectural tips, advice, lessons, and know-how, you may check out my other videos on this channel. And while doing so, you may also click on that subscribe button at idamay mo na din ang notification bell icon to keep you updated on my latest posts. Again, I'm Carlo and this is Architalk. And do expect more future videos to come kasi sa channel na ito, may future. Shoutout sa mga avid viewers ng ating channel. Mr. Alvin Magaro, Miss Carol Lynn, So Near Yet So Far, Miss Gemma Abesha, Miss Jane Rolieda, Lucia Rose, Nieves Leahi, I hope I pronounced that right, Ollie 83 Bear, Miss Tez Nunez, and The Wonder Boy. I also want to send out my shoutout to my fellow YouTube content creators, Jamie Chu Mukbang, Lee and Aki TV Vlog, and of course to Think Simple Craft for home activity crafts para sa mga stay at home. Again, I want to thank you guys for supporting this channel. Maraming salamat po. At saan ito pwedeng gamitin? Ay, mali. Isa sa mga tanong na yan pertains to this topic. Parang yung kakilala mo na alam mo nandyan, alam mong nandyan, alam mong nandyan. At feet and inch are both from... Feet and inch are both from the English. 4 times 4 equals 16. Or 16.